a blessed day to everyone. Medyo mahaba yung gospel. I welcome also those in the online right now. We are across the Philippines and the world. So we are happy to see each other again. Yung binasa po na gospel, ang pamagat nun ay prodigal son. For sure, I assume ilang beses nyo rito narinig. Ang Tagalog po pala ng prodigal ay alibughang o mapaglustay. Mas madali maintindihan, mapaglustay. O sa English ay wasteful o irresponsible. Nagsasayang ng buhay, oras at panahon. Sa Bicol, mas ma-clear yung ibig sabihin ng wasteful, pabaya. And I think ganun din sa Tagalog, pabaya. Pabaya yung tao na yan. Pabaya. Naalala ko yung kaklase ko, nagkwento siya sa akin this week, yung professor daw nila dyan sa UST, pag start ng klase, sasabihin sila, oh good news, lahat kayo, 100 na ang grade. Pero depende sa inyo, kung gusto nyo bawasan along the way, basta sigurado na kayong 100 sa akin, it depends on your performance and choice, kung gusto nyo bawasan. Ganun din minsan sa atin, God has already set your goal to be with Him in heaven, to live a peaceful life, but it will depend on our choices, on what you want to make do with your life. Sana hindi tayong pabaya. Sana we don't like to be the prodigal son. Alam nyo, there are four ways we become wasteful. Una, we can be wasteful by not using our time well. Kasi alam nyo naman, life is short. If you don't use it well, we are wasting our time. May nabasa akong libro ng ECQ. Ang title ay Fear, Worry, and Anxiety. Sabi daw doon, pag lagi na tayo nag-aalala, we are wasting time. Kasi the other word of worry is ruminating. Parang paikot-ikot ang... Sabi ng author, kung yung oras mo na nilaan sa kaka-worry mo, you already took action, you made your time valuable pa. So baga ng paalala yan, instead of worrying, take action already. Kaya nga kung kayo nag-aalala, isulat nyo na po yung umiikot sa ulo ninyo. Kasi if you don't notice, ulit-ulit lang naman yung isulat nyo na yung things to do, then do it already. Para tapos na yung paikot-ikot sa ulo. So that's one way to save time. Pangalawa naman po pala, we can waste time by not taking care of our health. This ECQ also, I've been reading about sleeping, yung the power of sleeping. Ang dami kasing mga recent research about sleep. Alam nyo pala, ang pagtutulog, nakatulong sa paglinis ng utak natin. Nalilinisan yan eh. Eh what if you lack sleep? Kaya kinumagahan para magulo ang isip mo. Tapos pangalawa, yung pagtulog pala ng maayos, pag gabi, if you sleep well, yung lahat ng experience mo sa umaga, prinoposeso ng utak. Eh what if you don't have good sleep? Kaya hindi na proseso yung mga data ng umaga. Pangatlo, when you sleep well, yung mga cells ay na-energize. Kaya yung organs mo malakas. Eh what if you don't sleep well for the next 10 years? Hina talaga ang organs. So we'll be susceptible to diabetes, heart problem, and early death. Pangatlo, where can we waste our time? By not taking good care of our family. Naalala ko yung isang lalaki, 50 years old na siya, may hinanakit siya sa kanyang nanay kasi daw hindi niya maalala yung nanay niya never nag-attend ng mga special day sa buhay niya. Hindi niya maalala kung nag-attend ng commencement exercise sa school, yung grade 1, grade 2, grade 3. Basta daw, paglilingon na siya, magbibigay na ng ano, wala daw siyang kasama lagi, katulong lang. So, dala-dala niya ito. Kaya nga, please don't take for granted your parents. Please don't take for granted your wife, your husband, or your children. Pero ito pang good news. Even we lost our way, still God will always find His way to us. Yan po yung gospel ngayon. God will always remain faithful, maghihintay, magpapatawad, and ready to restore just in case we were pabaya with our life.
He will be compassionate. Alam niyo, how I'm going to explain to you yung compassion. Yung gospel was very brilliant. Nabigay siya ng mga explanatory signs to explain compassion. Kung maalala niyo, pagbalik ng anak, binigyan siya ng damit. May symbol po iyon. Yung ring, may symbol din yon. And yung sandals. Please permit me, isa-isay natin to, ah. Short lang ito. Anong meaning ng cloth? Bakit binigyan ng cloth yung anak? Kasi alam nyo ba, since bata pa ako, pang-nude ako ng mga teleserye at mga pelikula, pag ang isang asawa, papalayasin ang asawa, ano ginagawa? Yung damit, tinatapon sa labas ng bahay, o kung yung anak matagal hindi bumalik, tapos parating na sa pintuan, sabi ng nanay, bumalik ka pa, dali na muna itong mga damit mo. Alam mo, that's very symbolical kasi the cloth is a symbol of dignity. Welcome you back. Pag sinabi na ang pag yung damit mo, inabot mo na sa labas ng bahay, may message yan. Ibig sabihin, babalik ka pa. Wala ka ng puwang dito sa amin. You see, it's kaya nga, just in case mag-away kayo ng asawa nyo, anak ninyo, huwag yung ilalabas ang damit sa loob, labas ng bahay. Kasi kikimkimin nila ito. Naalala ko yung sa province namin, I know a story, nag-away-away mga magkapatid. Nagkataon yung kapatid na yon, nakatira doon sa kwarto na yon. Nang umalis yung kapatid niya, lahat ng gamit doon sa kwarto ng kapatid niya, nilabas. Pagbalik ng kapatid, nasa labas lahat. Kasi may utang naman talaga siya, malaki. So, but hanggang ngayon, 10 years after, daladala pa ng kapatid yung galit. Irreconcilable. So you see the pain. But when God, in today's gospel, put back the cloth, ibig sabihin ay, He is ready to welcome you back. Kaya ang maganda rin paalala ito, kindly also welcome you back to yourself. At kung may mga anak kayo, try to be affirming, approving, and accepting. Do not be rejecting. Be like God who is accepting. Pangalawa, ano man ibig sabihin ng ring? Siyempre, yung ring is eternal love. Naalala ko yung ex-seminaryan dito dati. Tapos, 6 months ago, kinasal na siya. Pinost nila sa Facebook yung kanilang wedding video. Sabi ng wife, both of us are imperfect people. But we would like to commit ourselves to enter this covenant of love and grow together. Sabi ko naman, naks naman. I hope they're still doing fine by this time. Sana po, kung may mga wedding ring kayo, huwag yung tatanggalin. Lalo pa naman ngayon na panahon ngayon, daming problema. Finances, sabi ng professor namin dito sa Christ the King, sometimes daw, when poverty knocks at the door, love goes out of the window, o panagkasakit ng isang asawa, baka mashaken na yung relationship. So maganda may sing-sing para pag nakita mo, maalala nyo, naku, may sinumpang pala ako. Na kahit anong storm sa buhay namin, I have to stick it out through thick and thin. At minsan, may nakita rin ako ng mga single. Tinatanong ko, wedding ring ba yan? Ay, hindi po, father. Wala akong asawa. Eh, bakit kami sing-sing? Di man sila makasagot, pero I know bakit ko bakit. Sometimes kasi, kahit single ka, you need also to be committed to yourself. The true thick and thin of your life, stay committed to be courageous, to be calm and peaceful, to be faithful in your journey, to never give up in spite of the pain. So, kahit single dito ha, you may be alone, but not lonely. And last po pala, sandal. Maganda itong malaman. Bakit binigyan ng sandal yung anak? Kasi una, alam nyo naman, naghirap diba yung anak sa ibang lugar. Tapos siguro wala na siyang chinelas. Minsan nakikita ako ng mga bata dyan sa mga street children. Kawawa, pati mga chinelas, bakbak na sa ilalim, butas-butas na. Naisip ko, siguro nainitan, siguro yan yung paa nila sa ilalim. So pag binigyan ka ng sandal, sign of care. Kasi sa disyerto, mainit sa time nila Jesus. Sa gabi naman, malamig. Naku, natry nyo na ba na malamig sa floor ninyo? Tapos, di kayo nag-chinelas, inapak nyo pa rin paan nyo, sigurado ako by 2 a.m. in the morning, mag-ano ng paan ninyo, mag-numb na. Kasi if it's too hot,
masakit. If it's too cold, magdanam ang paa. So pagbinigyan ka ng sandal, ibig sabihin yan ay sign of care. Kaya nga minsan, pumasok isang bahay na pangmayaman, malakas kasi ang aircon, tinanggal ko yung paa ko. Sabi ng aking host, Father, binigyan akong chinelas, sign of care and hospitality. Pangalawa, ang next purpose ng sandal ay to tell that son, wear that so that we can walk again. I can walk you in the midst of your suffering. And third po pala, bakit pinigyan ng tatay yung anak niya ng sandal? Para sabihin sa kanya, move on na tayo. Nakamali ka, bumalik ka, then tapos, well, let's move on. Kung sa buhay natin, mission na, nakamali tayo, tama ng drama. If you were wounded in the past, tama ng drama, tama ng self-pity. Kasi kung mag-self-pity naman talaga tayo, if we're going to baby our hopelessness, depression, wala man talang papupunta yan, di ba? Kaya if God is giving you sandal, telling you, move on na, trabaho na tayo, doing more. So that's the point, for us to live a fruitful life. So God bless everyone. Happy Laetare Sunday.